So hindi nyo ba natanong guys kung bakit meron talagang nakalagay kahit anong klaseng kapasitor, meron talagang nakalagay dito na voltage rating niya o yung VAC. Ganito yung paliwanag dyan. Itong voltage rating na nakatatak sa ating mga kapasitor, okay guys, kumusta? Welcome back po sa ating YouTube channel, Kuya G Technology. So, siguro meron na kayong idea kung anong discuss natin ngayon. So, tungkol ito sa kapasitor. Pero bago natin talakayin yung kapasitor, so, papakita ko muna sa inyo itong isang PDX wire. Okay? So, number 14 na PDX wire. Kung mapapansin natin, kahit anong klaseng wire, meron talagang nakalagay dito guys. Ayan. Meron manufacturer, brand, at saka merong voltage na nakalagay. Okay? So, kung makikita nyo, ito siya. So, 600 volts. So, ano ba talaga yung ibig sabihin nito? Bakit nilagyan nila ito ng 600 volts na rating? Now, ibig sabihin nito guys, kung pansinin natin itong wire na ito, double insulated siya. Yung sa pinakaloob niya, ay meron pa itong insulator. Okay? So, meron itong insulator. So, ibig sabihin ng 600 volts, ito yung maximum voltage na kaya maprotect ng insulator itong copper na wire para hindi sila malusaw, matunaw, magdikit at mag-short. So, ganun lang din po dito sa kapasitor guys. Kung mapapansin nyo, okay, so, papakita ko sa inyo, ayan, ito siya. Ito yung kanyang voltage rating. So, meron siyang capacitance na 1.5 microfarad at meron siyang voltage rating na 400 volts. Ito namang isa, okay, so, 1 microfarad siya, 400 volts din. Itong isa, ayan, so, 1 microfarad din siya, pero 450 volts. Okay, and then, ito isa, 3 microfarad siya, pero kung pansinin nyo, ayan, kung 50 hertz yung gagamitin mo, nasa 350 volts EC lang siya. Kung 60 hertz naman, nasa 370 watt lang siya. So, dahil 60 hertz tayo dito, so, i-consider natin na itong kapasitor ay 370 watt po siya. Okay, so, 3 microfarad, 370 watt. Now, ano ba talaga yung ibig sabihin ng voltage rating dito sa kapasitor? So, hindi nyo ba natanong guys kung bakit meron talagang nakalagay, kahit anong klaseng kapasitor, meron talagang nakalagay dito na voltage rating niya o yung VAC, value ng kanyang VAC, volts AC, or voltage alternating current. Okay? So, hindi nyo ba napansin yan? At hindi nyo ba natanong sa sarili nyo bakit meron talagang voltage rating at saka hindi naman sila magkapareho lahat? Okay? So, ganito yan guys. Ganito yung paliwanag dyan. Itong voltage rating na nakatatak sa ating mga kapasitor, yan, magkaiba-iba yan. So, ang ibig sabihin nito is, ito yung maximum voltage na kayang i-handle ng kapasitor o yung insulator ng kapasitor na tinatawag nila na dielectric para hindi mag-short ang loob ng kapasitor. So, halimbawa, itong 400 volts, so, kailangan ang papasok dito sa kapasitor ay hindi lalagpas ng 400 volts. Okay? So, gaya nito, 370 volts. Easy. O 370 watt. Kailangan hindi lalagpas ng 370 volts ang papasok na boltahe dito sa kapasitor upang hindi mag-short ang loob ng kapasitor. So, alam nyo naman kung anong mangyari kung mag-short ang isang kapasitor. Maaring hindi naandar ang motor. So, paano ba natin malaman? Paano ba natin masukat yung tamang boltahe na papasok sa kapasitor? So, papakita ko sa inyo ngayon guys kung paano natin ito susukatin. So, meron ako ditong dalawang electric fan. Okay, ito siya. So, binuksan ko na siya. And then, tinanggalan ko na siya ng insulator dito sa kanyang dugtungan sa kapasitor. Para diretso na yung pag-testing natin. Okay? So, susukatin natin ngayon actual yung kanyang boltahe. So, gamit lang tayo. Dapat mayroon kayong tester guys kung subukan yung sukatin yung ano, yung boltahe na papasok ng kapasitor. Okay? So, kung pansinin nyo, nag-set ako sa tester ko dito sa 750 AC volts. Dahil mas mataas pa sa 220 volts yung susukatin natin. Okay? And then, mahirap naman kapag nakaganito tayo. So, dapat kung magsukat kayo. Okay? So, adjust lang natin tong camera natin.
So dapat kung magsukat kayo guys ay meron kayong alligator clip. Ito siya. Yan, dalawa. And then make sure na hindi magkadikit ito dahil high voltage po yung susukatin natin. Okay? So ayan, kinukunik ko dito yung okay, so ito na lang. Sundin natin yung kulay niya. Pero wala namang polarity ito, guys. So kahit magkabaliktad yung kulay niya, okay? So yung tester natin, ayan. So kinukunik ko yung isang alligator dito sa probe ng tester. And then itong isa, kukunik din natin. Okay. And then, ikunik din natin dito sa wire ng capacitor. Ayan, ito siya. So, kunik natin siya dyan guys. Ayan. So, make sure na hindi magkadikit, magka-short dahil mas mataas na voltahe yung susukatin natin. Okay. So, yung tester natin, ayan. And then, subukan natin siyang paanda rin. Okay, so, i-secure lang natin to guys na hindi talaga ito magkakadikit. Ayan, so, naikabit na natin dito. Subukan kong paanda rin. Okay, plug ko siya. And then, i-on ko siya. So, diretso na tayo sa speed number 3. Okay, so, i-on ko siya. Ayan, so, kung mapapansin nyo, tingnan nyo yung reading ng tester natin. Okay, so, di ba, mataas yung voltahe niya. So, kung pansin ninyo, ayan. So, mahigit 300 volts AC yung nasukat natin. Now, kung titignan natin tong ating capacitor, so, okay naman yung capacitor natin dahil nasa 400 volts. Okay? So, nasa 400 volts yung capacitor natin. And then, yung nakuha natin na voltage reading ay 309. Ayan, pabago-bago siya. So, mahigit 300 volts yung nakuha natin. Na kung ibaba natin yung speed, so, bababa din konti yung nakuha natin na voltage reading. Okay? 270, 272. So, kung i-high speed natin, mas mataas yung makuha natin na voltage reading. Ayan, 303 volts yung nakuha natin. So, ibig sabihin yan dahil 400 volts yung capacitor natin. So, pasok itong capacitor natin. So, walang delikado na magka-short siya or mabasted yung capacitor natin. Dahil po, sa nasukat natin na reading ay nasa 303 volts lang siya. Okay? So, pasok yung VAC rating ng capacitor natin. Okay? So, kasi kapag ka matagal nang naka-under yung ating electric fan, maaaring tataas pa ito. Pero kung i-consider natin sa starting na voltage niya, so, nasa 300 lang siya. So, hindi na ito aabot ng 400 volts. Ibig sabihin yan ay safe yung capacitor natin. So, tama yung voltage rating ng capacitor na nilagay natin sa ating electric fan. Okay? Ayan, so i-off muna natin. And then, meron akong isa dito. Ayan, ito siya. So, try din natin ipakita kung ilang volts yung papasok sa capacitor. Ayan, dito yung tester natin. So, binuksan ko na rin ito guys. Ayan, open na rin itong wire ng kanyang capacitor. So, susukatan din natin siya. Ayan, lipat ko dito yung alligator clip. Okay. So, ayan, so kita na yung tester natin. So, try ko siyang isaksak. And then, panda rin natin. Okay, naka-off. Yan, saksak ko na siya guys. Then, panda rin ko siya. So, mas mababa siya kumpara dito sa kabila. Nasa 284-85 lang yung nakuha natin na voltahe dito sa kanyang capacitor. So, kung titignan natin itong capacitor na nakakabit dito, yan, so medyo yan, nakabaliktad siya. Pero, kitang-kita naman guys na 450 watt. So, yung reading ng tester natin, so, nasa 280 lang. So, 85. So, ibig sabihin, safe yung capacitor na yan na ilagay natin. Okay? Ayan, so, i-off muna natin. Then, pakita ko sa inyo itong medyo mas mataas-taas yung load.
o mataas yung kanyang wattage. Yan, itong motor ng isang washing machine. Okay, so tanggalin muna natin to. Yan. So pakita natin ito. So ang kanyang capacitor na nakakonek. Ayan. So medyo hindi makita. 420W 7.4 UF yung capacitor. Ayan. So susukatan din natin ito. Paandarin natin. And then sukatan natin ang voltahe. Okay. So i-plug ko siya. Yan. So umandar na siya, guys. And then sukatan natin yung sa may wire ng kapasitor. So itong pula, yan. At saka blue. So papakita natin ngayon, ayan. So kung mapapansin niyo, guys, nasa 300. Ayan, 380 plus. So 380 watt yung nakuha natin na voltage rating ng washing machine motor na ito. Okay? So kung titignan natin yung kanyang capacitor, nasa 420 watt. So ibig sabihin, pasok pa rin itong capacitor na ito para dito sa motor na ito. Okay? Ayan. So nasa 386-85. So, yun ang kanyang voltage rating na ipinapasok dito sa capacitor. Now, kapag ka yung capacitor natin ay nasa 370 watt lang, so, maaaring mabilis masira yung capacitor natin. Okay? Yan, so, i-off muna natin. So, yun lang, guys. So, dapat marunong din tayo nito dahil baka magtataka na lang tayo bakit mabilis masira yung ating capacitor. So, kung gusto nyong sukatan yung voltahe na pumapasok sa capacitor, so ganito lang yung gawin ninyo. And then tingnan nyo yung ano, yung value ng capacitor, kung pasok ba dun sa reading ng inyong tester. Okay, so ulitin ko, guys, ang ibig sabihin po ng voltage ratings sa mga capacitor, ito po yung maximum amount of voltage na kayang i-handle itong capacitor na hindi pa magka-short yung kanyang nasa loob, para okay yung performance ng isang kapasitor. Okay, so sana po ay meron kayong natutunan dito. At kung bago pa lang kayo sa akin channel, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na rin sa notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong videos. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood.